everyone, welcome back sa akin channel again. Today, February 17, 2020, here at Seaprat, Bataan, Philippines. Dito kami sa shipyard at ito, Seaprat Shipyard. And sad to say guys, nasa sariling bansa kami pero di pwedeng lumabas. And wala, dahil daw sa coronavirus. So naiintindihan ko po yung mga authorities kung hindi mga kami pinalabas dahil para din sa aming safety. So nakakadismaya lang kasi ang dami naming plano sana na bibilhin para sa aming pang-araw-araw sa kabina, like foods and kung ano pa. So wala, wala talaga nakabili. So ito, nag-vlog na lang. So mamaya may share na naman ako na bagong topic about sa ating mga trabaho or something. Basta abangan nyo na lang mamaya kung ano yon. And I hope na makakatulong din sa trabaho nyo. So as of now, itutur ko kayo dito sa Seaprat, Bataan. And ewan ko kung magustuhan nyo. Basta ako, okay naman yung views. Views dito, okay naman. And as you can see, nakikita nyo lahat. At ito, itutur ko kayo ngayon. Just stand by. Once again, good morning, good evening, or good afternoon, kung ano man yung, kung anong araw man, o kung anong date man na napapanood mo tong vlog na to. So, magandang araw sa'yo kung sino ka man. So, by the way, ngayon, ito na yung isi-share ko sa inyo na sinasabi ko kanina. And nagpalit na rin ako ng damit para mas presentable kasi nakasando ako. So, ngayon guys, i-ready na na yung ballpen at saka papel nyo para ma-write down nyo na yung mga things na dapat yung tandaan habang ako'y nag-share ng magandang topic. Sorry guys kung medyo mas may parang may problema yung isa kong mata kasi napatakan siya ng langis nung nag-overhaul kami ng piston dahil sa katangahan ko. So, sige guys, sit back and enjoy and I hope you learn something today. Hello guys, ito na yung topic ng ating main vlog. So ang topic natin is ang topic pala natin is kung paano makompute yung bagong sulfur content ng inyong tangke kung yung tangke nyo ay napaghalo. So for example, meron kang low sulfur na merong 10 cubic meter na meron siyang 5.5%. Tapos meron kang marine gas oil na merong 1 cubic meter na meron siyang 0.025%. So ngayon ang tanong guys, halimbawa just in case kapag napaghalo mo sila, paano mo ngayon malalaman yung bagong sulfur content ng inyong fuel sa isang tangke? So ang ginagawa ko, this is my method kung paano ko siya i-solve. So gagawin ko siyang ito. So
10 plus 1 is equals to 11 cubic meter. Yeah. Cubic meter po yan sa kaya, cubic meter, pwede siyang i-plus. So, ngayon, dito percent, meaning pwede rin siya i-plus. So, 5 plus 5, ah, mali. 5 to 5%. So, yung sulfur content niya ngayon is 5.525%. Hindi po siya yung bagong sulfur content. Kundi, ito po yung bagong, ito po yung total na sulfur content ng dalawa na pinaghalo. So, hindi po siya yung bagong sulfur content. So, paano mo siya ngayon i-compute yung bagong sulfur content? So, ang magiging formula nyo yan, kung marunong po kayong magkuha ng mix SG na computation, yun na po yung formula din nitong low sulfur na pinaghalo. So, para madali, yung technique dyan is ito 5.525 divide 11. So yung equals, magkano po yung equals? 0.50%. So 0.50%. This is our new mix content, mix sulfur content of our tank. So habang ako'y nagsasalita, please tandaan nyo po, dahil napakalaking tulong po nito, dahil minsan di mo maiwasan yung magbunkering ka na may fuel po kayong mga natira sa inyong tangke at wala kang ibang mapaglagyan kundi ganun. At kada bunkering po, minsan iba-iba yung content ng ating sulfur. So I think makatulong tong computation na to sa bagong rules ng ating pagtatrabaho o kung anong tawag dyan. So sorry guys kung hindi ko alam kung anong tawag sa method na to, pero naka-attend kasi ako sa aming in-house training sa aming company at tinuro yung paano i-compute yung bagong sulfur content. So ito yung nalaman ko at gusto kong i-share at ipa-abot mismo sa inyo na ito yung nalaman ko. So I hope may natutunan kayo this vlog, and kung may natutunan kayo guys or kung tingin nyo mali, please comment sa baba or kung ano mang mga suggestion nyo, and willing po ako na maggawa pa ng vlog na ganito. And pasensya lang kung hindi aura-urada, dahil so far ngayon nag-a-adjust pa talaga ako sa aking new position kasi napakahirap din. So I hope you learn something from today, and may God bless you, and please subscribe kung hindi ka pa naka-subscribe, and please share this video sa mga taong gusto mong matulungan o gusto ring matuto. So I hope guys, thank you very much. Thank you. Bye-bye.